Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, Silver Voice TV. Nakahanda na po ang kulungan ni Kibuloy, mga kaibigan. Okay. Alright, tingnan po natin ito pong content or yung video coming from UNTV News, mga kaibigan, kung saan sabi po dito, handa na ang kulungan. Okay, ito po yung kulungan sa Kongreso, mga kaibigan. House of Representatives, panoorin po natin. Dito na po siyang slave. Okay. Babasahan din po namin siya ng aming guidelines. Aha. Kailan lang po ang SPRs. Okay. Doon po kagamit ng cellphone. Okay. Naku. At ito po yung mga authorized visitors. Naku. Paano na yan, Pastor Kibuloy? Naku. Nakahanda na kulungan mo. Pwede mo bang sabihin kulong, stop? Umi-stop? Pwede mo bang gawin yan? Oh, sige. Kinahintulutan ng mga miyembro ng media na makapasok sa detention center ng kamara kung saan dinadala ang mga inaarestong personalidad matapos mapatawal ng contempt. Itong detention facility okay. Na nakikita nyo sa aking likuran, dyan posibleng manatili ang religious leader na si Apollo Kibuloy kung hindi haharap sa kamara hanggang araw ng Biyernes, March 15. Okay. Hanggang bukas na lang pala, Kibs. So kung hanggang bukas, i-disregard mo ang pagpatawag sa iyo ng House of Representatives, men, nakahanda na ang kulungan mo at nakahanda sila na ipa-aresto ka. Kaya sa mga miyembro ng Kongreso, saludo po sa inyo. Pinatawa ng contempt si Kibuloy dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises ko binang pamukalang bawiin. Kibuloy, no? Wala kang immunity, hindi ka exempted, okay? Sa batas, no? Lalo na ito yung ginagawang investigation ng Kongreso in aid of legislation. They have the right to do it. Hindi lang sa'yo, hindi lang sa kahit na sino. At walang pantay-pantay, mayaman, mahirap, babae, lalaki, kung ano man ang, di ba, estado mo sa buhay. Di ba? Kaya huwag kang umakto na para bagang exempted ka o may immunity ka. Yan. Yeah. Ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Si Kibuloy ang honorary chairperson ng network. Okay. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, posibleng lumabas ang detention order laban kay Kibuloy Nako. Sa Lunes o Martes, March Nako. 18 o 19. Nako, March 18 or 19. Lunes o Martes. Kapag hindi ka pa rin dumalo bukas, Kibs, Monday or Tuesday ay ipapa-aresto ka na. OMG. Okay. It will be ready by tomorrow, so okay. It can be served by next week. It will be signed by the chairman of the franchise committee. Okay. And any authorized house official can sign. So, okay. It's either me or the speaker. Okay. Can sign the. Kahit si Congressman Velasco, si Speaker Romualdez daw. Yes. May dalawang air-conditioned rooms at tatlong comfort rooms. Okay, dalawang air-conditioned rooms. Huwag nang bigyan ng aircon yan si Kibuloy. Pambirat nga naman yung mga akusasyon sa kanya. Papag-airconin nyo pa ba? Hindi. Hindi, huwag na. Electric pan lang. Electric pan lang. Center sa kamera. Sa kasalukuyan, okupado na ang isa ng resource person okay. Na site in content. Bakante naman ang katabing kwarto nito kung saan posibleng dalhin si Kibuloy. Equip ang detention center ng CCTV cameras okay. At monitor ng Legislative Security Bureau. Nako, okay. Bago ipasok sa loob, dadaan security at medical check-up ang detainee. Okay. Pwedeng gumamit ng cellphone okay. Sa loob ng pasilidad, subalit 30 minuto lamang kada araw ang ibibigay na oras. Paano na yan? Pwede mag-cellphone pero 30 minutes lang. Nako. Ala, yan po tayo. Bawal ka na palang, ay sa bagay, wala ka na palang YouTube channel, no? Tinanggal na ng YouTube. Maaari namang hilingin na palawigin ito sa House Committee okay. Na nagpa-contempt sa detainee. Mm-hmm. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga o alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Sabado, ang visiting hours sa detention okay. Center. Samantala, welcome naman para sa mga kabayan block lawmakers. Ang pagkakapasa ng panukalang batas na nagsusulong na bawiin ang prangkisa ng Suarez Hub Media Lako. Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng malaking business name na Social Media Network International SMNI o SMNI. Gusto't umano ito ng sari-saring paglabag sa prangkisa ng network gaya ng fake news peddling, red tagging at paglabag sa broadcasting standards.
Kung hindi pagsipote ni Buloy sa pagtitig ng komite ay nagpapakita ng kanyang pag-iwas sa accountability. Yes. Akala ko ba ay appointed son of God siya? Exactly. Bakit siyang humarap sa kongreso? Yun! Ang tingin mo kasi sa sarili mo, Kibs, ikaw ay all-knowing, almighty, akala mo nakakataas ka sa iba, at akala mo ay yung intelligence mo angat sa iba. Kung ganun pala, eh di dapat hindi ka natatakot humarap sa Senate, sa Congress. Kung tingin mo, you are above everybody. Diba? Eh bakit hindi ka humaharap? Inferior ka ngayon. Oh, diba? Akala ko ba ikaw ang self-proclaimed appointed son of God? Sabi mo yan, diba? Sabi mo nga, pati nga Lindol. Sabi ko, Lindol, stop! Umi-stop! Oh. Eh ba't anong yan nangyayari ngayon? Diba? So hanggang bukas, ano ba? Lalabas ka ba, kids? Sabi ko, hindi pagsipote ko sa Kongreso. Bukod sa tama, mga allegasyon ng sexual crimes, laban sa religious leader. Rosal Coz, UNTV News and Rescue. Alright. Diyos ang aming sandigan. Servisyo publiko, okay. Aming pinahahalagahan. So mga kaibigan, hanggang bukas na lang pala ang palugit na ibinibigay ng Kongreso. Kung hindi po, Monday or Tuesday ay kanila na pong ipapa-aresto ito pong si Kibuloy. So, first of all mga kaibigan, nais ko pong i-commend ang Kongreso. Ganito tayo dito mga kaibigan, i-commend natin yung mga gumagawa ng tama. Kikilitiin natin naman yung mga nagtutulog-tulugan. Ano? Yung pong hindi na, although syempre commendable yung si Senadora Reyso Ontiveros. Kaya nga lamang, medyo may mga ilang senador na kinakampihan pa itong si Kibuloy. Dito naman ako sumasaludo sa Kongreso. Tingnan nyo, sa congressman, pinapakita nila ang pangil ng batas ng Pilipinas kahit papaano. Saludo po sa inyo dyan sa Kongreso. House of Representatives, salute. Diba? Bakit? Eh wala kami ikang pakialam kahit na sino kayo, humarap ka dito. Diba? Dapat kang, yan, saludo po sa inyong lahat na talagang hindi... 'Di ba? Hindi bumabase sa hindi kaibigan ko 'yan si Kibuloy, mabait naman 'yan. Hindi. Merong mga paratang, merong dinidinig yung kanilang prangkisa diyan sa SMNI at kailangan niyang dumalo, hindi siya dumalo, walang special treatment. 'Yan ang tama. Ang ine-exercise po nila ang paggulong ng batas regardless of your status in life. 'Yan. So, para po sa mga taga Kongreso, mabuhay po kayong lahat at nawa po ay tuloy-tuloy ang ganitong sistema ng Kongreso. So, syempre, sa pamumuno po yan ni House Speaker Martin Romualdez. Silver Voice TV, magandang gabi. Kibs, hanggang bukas na lang.